Mayroon pong isang lugar dito sa Pilipinas, mga sangkay, na nanganganib di umano dahil nga po sa epekto nitong tumitinding El Nino. Kapansin-pansin nyo naman siguro, mga sangkay, no? Yung init ng panahon ngayon, eh talagang grabe po. So dahil po yan sa El Nino. Ngayon, may isa pong lugar. Okay? Isa lamang po ito sa maraming lugar na tinamaan na po ngayon at ito po ang ating pag-uusapan. What's up, guys? Kamusta po kayong lahat? Okay, pag-usapan po natin itong patungkol sa El Nino ngayon na patuloy pong nananalasa dito sa Pilipinas. At hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maraming mga bansa na nakakaranas na ito, kagaya po ng Japan. Na isipin nyo to, ha. Ang Japan ngayon ay taglamig. Taglamig pero may heat wave. Paano nangyari yan, mga sangkay? So, itong ipapakita ko sa inyo ngayon, isa lamang po ito sa napakaraming apektado ngayon dahil nga po sa El Nino. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa baba ng video na to, okay guys, mayroon po dyan subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Okay? So ito po yun. Bulalakaw inilagay sa state of calamity dahil po sa El Nino. Pag nilagay na po, mga sangkay, sa state of calamity, hindi na po biro ang nangyayari. Okay? Ibig sabihin, may matinding problema itong lugar na to dulot po nitong El Nino, init po ng panahon. Bumunga na ang mga talim na palay ni Jobert, pero sa tindi ng init, natuyo ang sakahan, nagkabitak-bitak ang lupa at namatay ang kanyang pananim. Isipin nyo, mga sangkay, ha? Instead na ano yan, ha? Instead na ma-harvest. Di ba nga po pag ano, mas okay nga na mainit ang panahon, nang sa ganun mas nahihinog itong mga bunga ng palay. Kaya nga lang, mga sangkay, instead na mangyari yan, nasira tuloy dahil sa sobrang init. Ibig sabihin, hindi normal itong init na nararanasan nila dyan, mga sangkay. At marami po ang dumadanas niyan ngayon. Nagkabitak-bitak ang lupa at namatay ang kanyang pananim. Natuyo na po yung mga ilog na pinagkukunan ng tubig, yung irigasyon, mga sangkay. Wala na pong tubig. So paano makakasurvive ang ganitong klaseng sakahan kung wala pong patubig? Eto nga, mga sangkay, ha? Yan, nakikita niyong palay. Ako kasi dati, kami, may palayan din kami. Kahit naman hanggang ngayon, mga sangkay. Kaya nga lang before, nagtatanim mismo yung father ko at maging kami, naranasan din po namin ito, mga sangkay. So, itong nakikita nyo, itong palay na ito, hindi pa talaga siya hinog. Alam mo yung tipong lumabas na po yung mga butil ng palay, pero hindi pa po siya, yung mga bata pa lang, hindi pa siya hinog. So, para po siya maging hinog, magiging ganito ang kulay. Green pa yan dapat, eh. Kaya nga lang, dahil po sa init ng panahon, bagamat hindi pa po siya yung tipong sakto na yung time para aniin, bigla pong naging dilaw. Bakit? Dahil nga po sa init ng panahon. Dahil po sa El Nino, dahil po sa drought. Sobrang init po talaga ng panahon, kahit lumabas lang po kayo ng inyong mga tahanan, mga bandang alas 10. Ay, nako po. 10 a.m. onwards, grabe po ang init ng panahon yan. Sa Talalang Municipal Agriculture Office, nasa 27 million pesos na ang halaga ng pinsala sa palayan at 65 million pesos na sa sibuyas. Grabe, ganyan po katindi yung tama nitong El Nino. Idineklara na ang state of calamity sa bayan ng Bulalakaw at umaapila na rin ang lokal na pamahalaan ng tulong sa national government para sa mga apektadong magsasaka. So ito po yung masamang nagaganap ngayon sa ating bansa dulot po nitong El Nino. At hindi po ito biro, mga sangkay, na ganitong klaseng kalagayan. No, sa mga hindi magsasaka, hindi nila magigets siguro yung ganito. Or siguro nagigets naman, pero mas iba po talaga yung tama ng mismong sila yung nagtanim, sila yung mga naroon, sila yung mga nakaranas sa magtanim nito. Ang sakit po na makita yung kanilang mga pananim na ganito na, oh. At hindi rin po naman natin
Wala eh, ganun po talaga kasi El Nino. Kaya nag-declare ng state of calamity. Hindi ko alam, parang babayaran po ata ito ng government. So malaki po ang lugi nito sa mamamayan. Siyempre, babayaran sila. Hindi naman tugma sa kung ano ang ginastos po nila dyan. So instead na kumita, parang bawi lang or pwede pang kulangin. At ganun din po ang government, instead na kumita, ang nangyari, nagbayad pa. So ganyan po ang nagaganap ngayon at hindi lamang po sa Pilipinas yan, kundi sa iba't ibang panig ng ating mundo, nagaganap yan. Ang reason kung bakit napakamahal ng bigas, bakit napakamahal ngayon ng mga, halimbawa na natin yung bigas, dahil nga po sa tumataas po na demand, dahil sa drought. Marami mga bansa ngayon na ayaw na pong magbenta, mag-export ng kanilang mga bigas. Okay? Dahil nga po, kinakabahan din po sila, baka kapusin sila sa mismong kanilang bansa. Dahil nga po sa sobrang delikadong panahon natin ngayon, may El Nino na, may climate change or global warming pa. Tinamaan na rin ang tagtuyot ang mga sakahan sa bayan ng Mansalay. Mm-hmm. Nag-aalala po ako sa akin mga kabayan na ilang buwan silang magtitiis dahil wala na po kaming mabibitong bigas sa bayan. Oh my goodness. Kaya nga ngayon mga sangkay, marami mga bansa nag-ano na sila, nag-iimbak sila. Hindi na po nila halos pinapayagan na mag-export pa po ng maraming mga bigas sa ibang mga bansa. Kasi ang inaalala nila ngayon, itong matinding tama nitong El Nino. Init po talaga ng panahon na malala. Kaya tayo mga sangkay, kapag may pagkain tayo sa pagkainan, pasalamatan po natin ang ating Panginoon kasi blessing po yan. Ang dami po ngayong nahihirapan. Ang dami po ngayong, kita nyo sila, oh, sabi po dito, nag-aalala daw po sila, nag-aalala daw po ang mayor ng Mindoro o ng Look, Lubang, Island Occidental Mindoro. Dahil ang kanyang mga kababayan, ilang buwan na magtitiis dahil wala daw po silang mabiling bigas sa bayan. Po, nakakalungkot. Kami ang producer, kami ngayon ang wala kaming makakain. Grabe. Sa epekto ng El Nino. Yun po ang aking kailangan, supply ng bigas. I understand si Mayor po humihingi po ng ayuda. Diyan po papasok yung Office of Civil Defense. Ang OCD po makakapagbigay po ng bigas dun sa mga apektadong farmers and their families. Po ang DA pwede naman pong i-endorse sa DSWD para po sa tulong pinansyal at para po may pagkakitaan sila kasi tuyong-tuyo nga yung mga sakahan sa dollar rin para dun sa Cash for Work program. Biruin mo mga sangkay, ito na po ang nangyayari. Bibigat pa po ito, ayon nga po sa mga report mga sangkay na papasok po talaga nitong March, no? Lalo pong lalala ang sitwasyon dulot po nitong El Nino. So ito po ang totoong mukha ngayon ng Pilipinas na kinakaharap natin, na bagamat wala po tayo sa pandemic, meron naman po tayong problema dahil nga po sa El Nino. At hindi lamang Pilipinas ang nakakaranas niyan. Buong karamihan, mga bansa pa na mga mayayaman, mga sangkay. Wala na pong piniling bansa yan, itong El Nino ngayon. Nasa 200 magsasaka sa Look ang apektado ng El Nino. Dennis Dato, ABS. Okay, so ano po ang inyong opinion mga sangkay sa delikadong sitwasyon ngayon ng ating bansa dahil nga po dito sa tumitinding El Nino. Hindi po ito biro mga sangkay, no? We have to pray for our country, pray for our leaders. Hindi po ito birong kinakaharap ngayon ng ating bansa. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now guys, mayroon po akong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Okay, then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless.